Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga po nating lahat na sumabog na ang balita kahapon na natalo umano ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa kaso nito laban sa Paradigm Sports Management nang dahil sa breach of contract. Kung saan agad namang nilinaw ng kampo ni Pacquiao na hindi pa tapos ang kaso dahil hindi pa naman umano naglalabas ng final judgment ang hurado patungkol sa nasabing kaso. Pero ayon nga po sa mga balita kahapon sa mga mainstream media, ay pinagbabayad umano ang ating fighting senator ng $5.1 million o mahigit 282 million pesos. Ito ay dahil sa $3.3 million umano na advance payment na kinuha ni Pacquiao noong pumirma siya sa ilalim ng Paradigm Sports noong taong 2020. Habang ang $1.8 million naman ay para daw sa mga damages na naidulot ng ating pambansang kamao sa nasabing promotional company. Pero ganun pa man nga po ay kung sakaling matalo talaga si Pacquiao sa kasong ito, ay panalo pa din talaga siya kung iisipin dito. Kasi hindi lang pala $5.1 million o 282 million pesos ang gustong kunin sa kanya ng Paradigm Sports Management. Dahil atin pong napag-alaman na ang hinihingi ng Paradigm Sports Management sa korte, at base sa kanilang sinampang kaso, ay gusto nilang magbayad si Pacquiao sa kanila ng $26.1 million o mahigit 1.4 billion pesos. Sobrang laki po talaga ng halagang yan kung sakali, kaya naman mas okay na talaga yung 282 million pesos. Ganun pa man ay may pag-asa pa naman ang ating pambansang kamao na mabaliktad ang kaso at maipanalo ang laban na ito. Pero syempre medyo maliit lang ang tsansa na ito dahil base sa inilabas na boto ng mga hurado kahapon, ay pumaborito sa Paradigm Sports ng 9-3. Matatandaan natin na nauna nang sinabi ng kampo ni Pacquiao sa mga nakalipas na buwan, na madiin nilang itinatanggi na wala silang tinanggap na $3.3 million na advance payment galing sa Paradigm Sports. Bukod dyan ay binunyag din nila na ang mga pangakong hindi natupad ng Paradigm Sports sa kanila kagaya ng sinabi nitong kapag pumirma daw sa kanila si Pacquiao, ay garantiya umano na bibigyan nila ang ating pambansang kamao ng 8 endorsement deal. Pero wala daw talagang naibigay sa kanila ang Paradigm Sports. Sa kabilang banda naman mga idol ay magdadalawang linggo na nga po ang nakakalipas magmula nang matalo si Ryan Garcia sa kamay ni Gervonta Tank Davis. Subalit tila hindi na nga po nag-aaksaya pa ng panahon si Garcia dahil base sa kanyang update kahapon ay balik-ensayo na daw siya agad ngayon. Paliwanag ni Garcia na nag-umpisa na umano siyang mag-ensayo para sa kanyang susunod na laban sa 140-pound junior welterweight division, kung saan tumakbo daw siya kahapon ng halos 20 kilometers upang makondisyon na agad ang kanyang katawan at syempre para lumakas ang kanyang stamina. Ganun pa man ay wala pa naman pong sinasabi kung sino ang posibleng sunod na makalaban ni Garcia. Pero inaasahan naman na baka isang tune-up fight lamang ito upang maibalik ang kanyang kumpiyansa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.